Hello, good evening. So, meron tayong girl today sa Delicia. Ang model nito, Spyroon 15R5521. So, problem nito, binilan siya ng charger. Ito. Yung charger na binili. Tapos yung old charger ay ito. So, yung dulo niya ay magkaiba. Ito, same ampere, pero ito ay 19 volts. Itong original is 19.5. Yan. Sabi, sirado kasi yung charger. Ayan. Check natin kung sira mo. Kasi ko yung charger is kakatin daw ito. Tapos, ililipat dito sa isa sa bagong bilis sa 19. So, check natin kung may output. So, na-plug na natin. Okay, ground. So, DC tayo. So, may output siya, 19 volts. So, gumagana. So, may ALO din siya. Yan. So, bumili ng charger kasi hindi daw. Pero, gumagana naman siya. So, try natin. Okay, plug natin. Ayan, na-plug na natin. Nawalan siya ng power. Nawalan ng ilaw. Kunantin niya natin, nawalan ng ilaw. Ano ba? Ayan, umilaw. So, plug natin. Oops, nawalan ng power. Bakit kaya? Anong reason? So, i-check natin. Gamit tayo ng DC bench or supply. Supply natin ng 19.5. So, yan. So, mayroon tayong 19.5. Supply natin kung nangyayari. Kung sira, o alin na may sira. Oops, nag-drop ang ating voltage ng 1.2. So, ibig sabihin shortage yung laptop natin. So, ito yung maganda. Magandang repair. O mga paborito ng mga technician na nagpapainit, nag-inject. So, dahil may shortage at nag-drop ang ating 19.5 volts, so may problema yung laptop. So, open natin siya. So, kailangan ko lang siyang baklasin. Para ma-check natin, nag-drop kasi yung voltage. Ibig sabihin, may shortage. Alamin natin kung ano yung shortage na yan. Okay, ibukot muna ito. So, nilagay. Okay. Ito na rin ang tabula. Lasin ko lang yung board. So, ang nangyari ito, na-repair ko na rin itong laptop na ito before. Ang sira naman ito is no power. Water damage. So, ngayon, ang problem naman niya is shorted. No power din. Pero shorted naman siya. Yung dati, wala sin walang power pag sinaksak. Alamin natin kung bakit siya walang power. Pag tayo ay nagpapera, bibili tayo ng electric screwdriver para mabilis. So, haba ng oras agad sa pagbukas pa lang. Ito tayong budget. Kailangan unahin yung mga repair natin ng ay yung mga tools natin na kailangan. Mama,
Hindi ba tanggal dito? Monitor na nyo pa dito. So, daming thumbnail nyo. Okay, where's my screw? Screwdriver. Shorted siya. Wala pang mother board. Wala nga pang tanggalin yung screen. Yeah.
Alis. Ito natin. Speaker. Hindi kaya shorted. Oops. Ang tanggal. Hardis. Tayo sa pin. Para sa board. Para may dumikit. So, shorted siya. Ang dami natin kung ano yung shorted. Okay. Buzzer sound. Okay. Check. Coil. Hanap tayo ng coil. Sarin na natin ang RAM. Nag-release yung RAM. Ground. Check. Okay. Okay. So. So, hindi siya sorted. Ito. So, 1.0. Ibahan natin. 1.0, 1.1, 2, 10, 8.5, dito, 8.5. Dito 2.3 point, hindi pa yan, yan sa ate. Supply natin, so lagay lang tayo ng current na supply natin ng 5 volts, 6 volts. Okay. Lagay natin kung wala nang iinit. So, tanggal natin yung DBS connector. Wala akong nakitang shorted. Okay, kaya na lang natin. So, play tayo lang. Tasa natin yung ampere. 1 ampere. Dito meron sa side nito. Umiinit ito. Natural umiinit ito. Eh.
Mainit yung ano. So, dito. Dito lang ito. Ano na init? Tayo na lang, tapos ka na. Ay, dobat ko. Okay, tayo na. First Moscow, second, Taliban, Karin Chin Chin Rishis, Tour, Moscow Pronoun Pool, Thank you.
Asa natin. Compare. Dito ayun ouch ayun ito so tayo ito guys, sinusira, may crack siya. So yun, napansin nyo guys, may crack yung isa. Ito, may crack siya. Ito yung sira. Nasaan na ito? Ito may crop so, kailangan natin siyang palitan gamitin natin stirin natin yan so basta na yung sound okay. May crop kasi siya so matik yan yung sira. Shorted siya. Good evening. Okay. Stirin natin. So, itong camera natin. Itong ating microscope. Tira natin kung yung naka-short, kung may shorted din sa area na to. Ayan, shorted na siya. Okay, remove natin yan. Tamarin natin. Kung wala na ang shorted kapag tinanggal. So yung ginagawa ko dyan para hindi ako mahirapan pagtanggal dahil matigas. Matigas yan eh.
ginagawa ko dyan, ilalagyan ko siya ng lid. Ilalagyan ko siya ng lid sa palibot. Hindi na tayo naka-plug. Pakapit. Hindi ko na siya hiyakot eh. Maganda. Crack siya ito. Kapasitor na ito dahil basa at karak. Lagyan na natin dito. Ano yan? Check natin kung shorted pa rin. Ayan guys. Wala na siya. So hindi na siya shorted. Nagising ka na lang. No? So meron pa naman siyang dalawa, tatlo. Okay lang yan, hindi ko napalitan. Okay na. Hindi na natin papalitan ng kapasitor. Nalabas na ako, sandali. Clean ko lang siya. Lock up please. Inspects lang natin. Baka may sumabit. Inang. Okay, wala. Okay, ka dyan. Okay, buta. Okay. So, let's check. Kung gumana na.
Wala na tayong voltage drop. Nakam tayo. Okay. Wala na tayong shorted. Sana yun lang, kapasitor lang. So, plug natin. So, 6 volt. Tapos, check natin kung may voltage siya. Okay? Okay? Okay, guys. Wala na tayong voltage drop. So, ibig sabihin, gagana na sa 19 volts. Ayan, no? So, plug tagalan natin yung capacitor ng shorted. So, balik ko lang yung isang memory niya. Okay. Okay. So, 19 volts. Gawin natin sa 19 volts. 19.5. Yan. So, plug natin. Let's check kung magkakaroon ng so yan, magkaroon ng 101. Okay, lagay natin sa screen. Okay. Sana okay na yung ating repair para naman natuwa yung ating customer. I-plug ko lang yung LVBS connector ng ating LCD. Tama ba? Gusto ko dito. Tama siguro. Oops. Bakit tayo ito yan? So, maligtad. So, ganito ba ito? Ah, ganito yata ito kanina. Ayan. So, na-plug na natin ng maayos ang ating DBS connector. Skip na natin. Yan, nanonood ang aking baby kasi. Tinawag tayo. Yan, plug na natin. So, check natin kung magkakaroon ng display. Okay. Na ito pa lang ating connector. So na. Ito lang ating. Okay. Ito. Okay. Plug natin charger. So, let's check natin kung magkakaroon ng display. Okay, 19.6. So, 19.5. Power on. Okay. Ayan. Magkaroon siya na. Let's see. May display na siya. Okay na guys. Power off. Okay, namatay. Power on ulit natin. Ayan guys, okay na. Magana na. Ayan, balik na lang natin. Tag na natin. Ito ating ibalik. Okay. Okay na yung ating repair. Natutuwa ng ating customer. Simple lang yung nagsisira. Capacitor lang. Sabi nila, simple lang daw. Pero mahirap. Pero hindi nila alam kung paano tatanggalin. Basic daw, basic. Tapos, simple yung liit daw ng capacitor. Ay, so, mahal daw ng singil. So, experience po yung binabayaran. At saka, talent. Talent, experience. Bakit daw iba-iba ng service charge sa mga technician? Siyempre po, iba-iba rin yung level. Experience nila. Parang sa panag-apply po tayo ng trabaho. Pag magaling ka at may experience ka na sa, ano, lalo na mga website developer ka, so mahal yung bayad sa'yo, mabayaran sa'yo kasi experience ka na. So, ganun yun. Ako yung nag-a-apply kasi na web developer. So, ganun po.
Dati po kasi tayong website developer. 2 years website developer ng isang networking company. Bakit ayaw niyo pumasok? Ah, okay. Busy. Tama ba? Tanggalin nga muna natin itong RAM. Mukhang nahihiyang pumasok. Pag may RAM. Bakit ayaw pa rin? Yun. Bakit ayaw pa rin? Ayan. Yun pala naman eh. Ayan, pumasok na. Hindi pala RAM. Sabi kasi RAM daw. Okay. Lagay ng NDBS, punta ng LCD, power connector, ayos na natin ng linya, tapos lagay na natin itong okay, ibabaw natin. Ayaw nyo sa ilalim. Ayaw nyo sa ilalim. Okay. Tama ba? Ito tama. Okay. Tumilyo. Tumilyo mo na lang. Tapos okay na. Ako. Sira na pala nga na ito, hench. Ang kabila. Hindi na nag... Okay, ang kabila na lang yung pag-asa. Tapos kabilang hench ay sira. So yung right hench natin ay sira na. Wala nang tornilyuhan. Maglit lang na. Maglit lang. Nanonood kasi ng YouTube. So, may lumalabas na patalastas. Hindi niya alam paano i-skip. Okay. Power connector. Limutan natin.
Ayan. Nalimutan natin. Ano ba? Sunog power. Labas, patalastas. Skip. Skip mo lang, skip. Okay, skip. So, okay. Nalagay na natin to. Okay na. 2 million na lang. So, tapos yun natin dito. Ito ba? Hindi. Ito. So, malalaki yung tunnel. Diyan malalaki din. Okay, maliit naman. Okay, malaki pa. Okay, isa pa. Okay. Maliit na. Kulang tayo na ang maliit. Wala na tayo. Okay. Click natin ang... Ito na. Ito. Sa pwede na to. Okay. Okay. Suram. Nilihan ko lang yung hinge pa kung mabasal. Wala kasi may tamid yung hinge. Parang hindi bumigay. Sa kabila, wala na siyang pamilyuhan. Wala na. Thank you.
Sumamak na natin yung hinge. Ayan. Kuhain na natin. Nalagay ko muna yung keyboard. So, makita nyo na okay na yung ating repair. Oops, sana. Tama pa isa. Yan. Okay na. Tweezer ko. Okay. So yan, plug na natin. Ipakita ko lang sa inyo, tapos na natin ang kaunti, ang camera. So, baba ko lang yung kanya. Makita niyo. Tapos natin. Ayan guys. Pagkain natin yung power. Yung charger na niya. Para makita niyo na gumagana yung kanyang charger. So ito. Hindi na natin puputulin ito kasi sabi putulin daw eh. Okay. Power on. So, kailangan muna po natin bunutin bago natin sisaksak. Kasi nag-protect siya kanina. Okay, tagnan natin. So, may ilaw na siya. Saksak natin kung mamamatay yung ilaw. Ayan guys. Hindi pa rin namatay. Power natin. Ayan. Ayan guys. Okay na. So, yan ang ating repair. Today. So I hope na katulong sa inyo yung ating ginawa yung video itong pagre-repair natin ng kapag may shorted automatic bumabagsak yung kanyang voltage tapos yung ampere lang nya tumataas pag gumagamit tayo ng DC bench. Yun yung kagandahan ng may DC bench. Pag ganito mga shorted, so mas mabilis lang natin siyang i-detect kasi kung alin yung may sirang pyesa, yun yung kumakain ng amperahe, ng mataas na amperahe. So yan, okay na, working na po. So hanggang dito na lang ating pagre-repair. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you for watching. Bye-bye.